Mahiwagang gintong baka? Maaari mo raw ikayaman kung iyong makikita? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin ang lihim na katotohanan at kaalaman tungkol sa nababalitang mahiwagang gintong baka. Kaya kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Narinig mo na ba ang kwentong ito? Ang kwento ng isang ginintuang baka na ayon sa sinaunang kwento ay napagkikita raw sa isang liblib na kabundukan sa Santa Cruz, Marinduque. Ngunit bago ko ilahad ang katotohanan sa likod ng mahiwagang gintong baka na ito, ay pakinggan muna natin ang isang matandang kwento na kaugnay nga ng mahiwagang nilalang na ito. Mayroon raw isang matandang naninirahan sa isang liblib na kabundukan sa isang bayan sa Santa Cruz, Marinduque. Mahirap lamang siya at simple ang pamumuhay. Subalit isang gabi na maliwanag ang buwan, ay nakarinig siya ng unga o huni ng isang baka. Dahil batid niya na walang nagpapastol ng baka o kalabaw doon, ay naisipan niyang tingnan kung ano nga ba ang umuungang ito. Sa isang parang sa tuktok ng bundok niya natagpuan ang isang nagliliwanag na ginintuang baka. Labis siyang namangha at hindi makapaniwala sa nakikita. Maya-maya nga ay nagsimula ng dumumi ang baka at kitang-kita niya ito ay purong ginto rin. At bigla nga ay naglaho na ang baka. Nilapitan niya ang pupo o ang dumi ng baka at totoong ito ay mga ginto. Iniuwi niya iyon at pagkatapos ay ibinenta. Biglang asenso at yaman ang matandang ito. Subalit ang maganda sa kanya ay nagsimula rin siyang tumulong sa mga kapuspalad at nangangailangan. Kaya lalo pa nga siyang umasenso. Minsan sa isang inuman ay nabanggit ng matanda ang pinagmula ng kanyang yaman. At syempre, wala namang naniwala sa kanya. Sino nga ba naman ang yayaman ng dahil lamang sa dumi ng isang baka? Subalit lingid sa kanyang kaalaman, isa sa mga bagitong kanyang kainuman pala ay nagka-interes sa kanyang sinabi. At simula nga noon ay parati na itong nag-aabang na makakita rin ng gintong baka. Marami siyang naiisip na plano kung sakaling yumaman din siya. Masarap na buhay, marangyang bahay, at travel around the world. Isang gabiga na makulimlim at bilog rin ang buwan ay narinig niya ang pinakahihintay, ang huni ng isang baka. Agad siyang nagtungo sa bundok at gaya ng inaasahan ay naroon nga ang ginintuang baka. Maya-maya nga ay dumumi na ito ng animoy kumikinang na bagay. Ito na nga ang sinasabi sa kanila ng matanda. Matapos maglaho ang baka, ay lumapit siya sa kumikinang na dumi at dali-dali niya itong dinakot. Laking gulat niya nang makitang bigla itong nagbago at naging totoong dumi ng baka. Kaya sinasabing pawang ang mga may busilak at malinis na puso lamang ang pinagkakalooban ng kayamanan. Ngayon ay narito naman ang katotohanan sa likod ng alamat o sinaunang kwentong ito. Totoong mayroong ginintuang baka at ito ay nasa pangangalaga ng isang mahiwagang nilalang na kung tawagin nga natin ay Encanto. Ang bakang ito ay totoong purong ginto mula ulo hanggang paa. Subalit nagpapakita lamang sa mga piling mortal o tao. Dati itong naninirahan sa Marinduque. Subalit, dahil sa marami na nga ang nagkaka-interes dito, ay inilipat na ito ng tirahan at kasalukuyang nasa malawak na kabundukan ng Batangas at iba pang kalapit na lugar. Maaring ginto nga ang dumi ng bakang ito. Subalit wala akong nakuhang malinaw na detalye sa gintong duming ito. Ang pagyaman daw na maaring mapasa iyo ay sa oras na makita mo ang gintong bakang ito at kung pagkalooban ka nito ng kanyang gintong balahibo.
hindi rin ito lumalapit sa mga tao ng basta-basta. Pinaniniwalaang ang sinulid lamang na may mataas na inkantasyon ang maaring makasilo dito. At ang sinumang mayroong mataas na kalaman sa Latin o Mahika ang maaring makatawag at makapagpalapit sa gintong bakang ito. Kaya ang payo ko sa mga nagkaka-interes sa bakang ito ay mag-ingat kayo, sapagkat ang paghahangad ng kayamanang gaya nito ay maaring maging mitsa ng buhay nyo. Atin na lamang itong ibahagi sa ating mga anak at apo bilang isang maganda at buhay na kwento at paalala na ang ating mundo ay punong-puno ng misteryo. Naniniwala ka ba sa engkanto o lamang lupa? Hello, what's up? Your best here. Sa video na ito ay pag-usapan natin ang isang misteryosong hayop sa kagubatan ng Mount Malindig. Ang kagubatan ay pinamumugaran ng maraming hayop, gaya ng mga ibon. Subalit dito sa atin sa Pilipinas ay unti-unti na ngang nauubos ang ating mga kagubatan. Dahil na rin sa kagagawan ng mga tao. Ang pagputol ng mga malalaking punong kahoy, kaingin farming ay ilan lamang sa mga dahilan nito. Gaya na lamang ng Marinduque, isang magandang isla na matatagpuan sa gitna ng Pilipinas. Mayaman din ito sa luntiang mga kagubatan. Ang Marinduque ay isang maliit na hugis-pusong isla na nabibilang sa Mimaropa Region o Region 4B. Ito ay binubuo ng 6 na bayan at ang Buwak bilang kapital. Ang Marinduque ay nakilala rin bilang pinakatahimik at peaceful na lalawigan sa buong Pilipinas noong 2013. At dahil malapit lamang ito sa Romblon, sa katimugang bahagi, nasakop ng Sibuyan Sea, ay hindi maikakaila na mayroong mga natatagong mahiwagang kwento sa lugar na ito. May isang kilalang bundok sa bayan ng Buena Vista ang sinasabing nagtataglay raw ng isang mahiwagang kwento o alamat kung ituring. Ito ay ang pagpapakita ng isang gintong usa sa gitna ng kagubatan ng Mount Malindig. May ilang nagsasabi na ang bundok daw na ito ay tahanan ng mga engkanto at mga diwata at pinaniniwalaan na nasa kanilang pangangalaga ang gintong usang ito. Ang ilan naman ay naniniwala na ito daw ay isang malikmata lamang na gawa ng mga diwata. Nagpapakita sila sa ibang anyo upang ipaalala sa mga tao na huwag abusuhin ang kalikasan, lalo na ang kagubatan. Ayon sa mga nakakita na ng usang ito, ito daw ay nagtataglay ng gintong sungay at gintong balahibo. Subalit hindi gaya ng mga pangkaraniwang usa, ito daw ay may kakayahang tumitig sa iyong mga mata. May ilang kwento rin na nagsasabi na makailang ulit na itong tinangkang hulihin, subalit walang sino man ang makagawa nito. Ayon sa ilang matatanda, tanging sinulid lamang na may basbas ang maaring makabihag dito, sapagkat ito ay pagmamayari ng mga engkantado. Ikaw, ano ang opinyon mo dito? Sadya nga kayang nagpapakita sila sa mga tao upang ipaalala sa atin na labis na nating nasisira ang kalikasan at naaabuso? Mahiwagang gintong barko sa Pilipinas. Narinig mo na ba ang kwentong ito? Subalit batid ko na binaliwala mo na lamang ang mahiwagang kwentong ito dahil sa mga ilang programa sa telebisyon na makailang ulit nang pinabulaanan ito. Mga pagsisiyasat na iniwan tayong tulala at nag-aantay pa rin ng totoong kasagutan. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay itatampo ko ang kwento at katotohanang kahit kailan ay hindi pa napatotohanan
ng mga nagkalat na video at programa gaya ng KMJS o Kapuso Mo Jessica Soho. Ito ay ang katotohanan tungkol sa mahiwagang gintong barko dito sa Pilipinas. Ano nga ba ang totoong misteryo ng mahiwagang gintong barko na marami-rami na rin sa ating mga kababayan ang nagsasabing nakakita na nito? Mga kwento ng mga nakatatanda na nagpasalin-salin sa maraming henerasyon. Subalit hanggang sa ngayon ay nananatili pa ring tanong, gaano nga ba ito katotoo? Ang gintong barkong ito ay kilala na kahit noon pa nga ang panahon ng mga Kastila. At mayroon na ring mga ilang tao at dayuhan ang nagpatunay na ito ay totoo. Ayon sa mga ilang kwento, ang gintong barkong ito ay nagpapakita sa kalaliman ng hating gabi sa mga karagatang nasasakupan raw ng sinasabing misteryosong triangulo ng karagatan sa Romblon. May mga nagsasabi rin na maging ang gintong barkong ito rin ay nagpapakita sa mga liblib na kailugan at naglalaho raw sa mga gilid na bundok at dalampasigan. Mayroong naitampok noon ang KMJS sa isla o lalawigan ng Sigihor ay nagpapakita rin di umano ang gintong barkong ito. Kung inyo namang maaalala ay naitampok ko na rin sa aking mga nakaraang kwento o video ang kwento ng isang pasahero ng lumubog na barko na kinuha ng mga mahuputing tao at isinakay sa isang nagliliwanag na gintong barko. Ayon sa mga nakakita na ng barkong ito, ito raw ay nagliliwanag at mayroong mga lulan ng mga mapuputing tao na animoy nagdiriwang o may kasiyahang nagaganap. May ilan ding nagsabi na sa oras na ito ay makita mo ng malapitan ay mawawala ka naman sa iyong katinuan. Subali totoo nga kaya na mayroong gintong barko? Kung totoo ito, ay bakit ilang beses na itong pinabulaanan ng Kapuso Mo Jessica Soho at sinasabing napagkamalan lamang ito sa isang pampasaherong barko? Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng kwentong ito? Lahat ng iyan ay bibigyan natin ng kaliwanagan. Handa na ba kayo? Ang gintong barkong ito ay pagmamay-ari ng isang isla sa Pilipinas na pinaninirahan ng mga mapagmahal na mamamayan, ang isla ng Marinduque. Hindi lamang magandang isla, kundi sagana rin sa napakaraming yaman. Natatandaan mo pa ba ang minahan sa Markapper? O ang mga nahukay na mga ginto sa ilang mga liblib na kuweba sa islang ito? Ilan lamang iyan sa mga patunay na napakayaman ng probinsyang ito. Dito rin napababalitang na pagkikita ang gintong usa at misteryosong gintong baka na pinaniniwala ang pagmamay-ari ng mga engkantado. Sinasabing nagpapakita ang gintong barkong ito sa iba-ibang lugar sa Timog Katagalugan sapagkat hindi lamang nag-iisa ang barkong ito. Madalas pa nga ay dumadaong ito sa mga pier at pantalan upang doon ay mamili rin ng mga ilang pangangailangan ng mga taong lula nito. Subalit marami ang nagnanais na makakita nito, kaya kinakailangan nilang ibahin ang anyo nito sa ating paningin. Batid ng mga engkanto o ng mga engkantado na dahil sa hirap ng buhay ay marami ang maaaring masilaw sa kumikinang na gintong barkong ito. Subalit alam nyo bang, ayon sa kanila mismo, hindi batid ng mga tao na mayroon palang kahulugan ang bawat pagpapakita nito. Mapalad ang bansang Pilipinas sapagkat nasa sa atin ang barkong ito, na maging ang ilang mga dayuhan noon ay nagtangkang sakupin tayo dahil batid nilang lubhang napakayaman ng bansang ito. Sa oras o sandali na magpakita ang gintong barkong ito, ay nagdadala ito ng swerte at masaganang isda. Subalit sa kabila nito ay sinasabi pa rin ng ilan na kamalasan pa ang hatid nito. Ang isang paranormal na nilalang
na kilala natin sa katawagang Encanto ay mayroong busilak na kalooban. Subalit pagkaminsan nga ay sinasabi pa nating sila ay mga salbahe at mapanglamang. Subalit ito ay maaring bunga din lamang ng mga ginagawa nating bagay-bagay. Ang gintong barkong ito ay pagmamay-ari pala ng isang hari na si Haring Bellarmino at ng kanyang minamahal na reyna na si Lucita Victoria Mara. Alam nyo ba na ang kwentong ito ay inihingi ko pa ng pahintulot sa kanila para lamang maliwanagan ang nakararami. Subalit sa huli ay nasa sa inyo pa rin ang pagpapasya kung ano nga ba ang gusto ninyong paniwalaan. Subalit isang tagubilin lamang ang aking iiwan. Hayaan na lamang natin na ito ay maging isang mayamang kwento na maaari nating ibahagi sa ating mga anak at apo. At huwag na nating pairalin ang kasakiman at patuloy na tuklasin pa ito. Sapagkat walang nakababatid kung ano ang nag-aantay sa'yo. Isang panibagong syudad ng mga Engkanto. Matatagpuan raw sa Bohol at ang syudad raw na ito ay sinasabing naglalaho o nagiging invisible. Hello, what's up? Your best here. Sa video na ito ay pag-usapan natin ang isa na namang misteryo dito sa Pilipinas, sa Bohol, ang invisible city ng Makaban. Ang probinsya ng Bohol ay isang napakagandang probinsya dito sa Pilipinas sa gitnang rehiyon ng Kabisayaan. Kilala ang probinsyang ito sa mga nagagandahang mga coral reefs at mga kakaibang anyong lupa, partikular na nga ang Chocolate Hills. Subalit ang mayamang lugar na ito ay mayroon ding mga mayayamang kwento ng misteryo at hiwaga na nauugnay nga sa mga engkanto. Sa isang bayan sa Bohol na kung tawagin ay Inabanga, dito raw madalas mapagkikita ang isang napakagandang syudad na kung tawagin nila ay Makaban City. Ang Makaban ay galing sa salitang Espanyol na Cavan na ang ibig sabihin ay Chest of Treasures. Gaya ng Cavan, ang lungsod na ito ng Makaban ay binubuo ng mga marangyang bagay na kadalasang gawa sa mga ginto. Malalaking mga gusali, malalawak na mga kalsada at gayon din ang makabagong teknolohiya. At ang mga naninirahan doon ay ang mga may hiwagang nilalang na kung tawagin nga ay mga engkanto. Gayon rin ang mga naging supling nila sa mga mortal na tao na kadalasan ngang nakakasalamuha na natin. Kadalasan silang walang mga gitling sa itaas na bahagi ng kanilang labi o ang tinatawag na piltrum. Gaya ng mahiwagang lungsod ng Biringan sa Samar, ang invisible city ng Makaban ay napagkikita lamang ng mga piling tao. At ang nagliliwanag na kahariang ito ay agad-agad ring naglalaho. Minsan pangaraw ay napagkikita ang gintong barko at ang mga mayayamang pasahero nito na animoy nagdiriwang. Ito rin marahil ang gintong barko ni Lolo Amang na parati nang nauugnay sa mga misteryosong lugar dito sa atin sa Pilipinas. Hanggang sa ngayon ang mga taga Inabanga ay naniniwala pa rin sa mahiwagang lungsod na ito na kung tawagin ay Invisible City ng Makaban. Madalas pangaraw ay lumalakas ang mga hampas ng alon sa ilog, badya na dumaraan ang mahiwagang barko ng mga engkanto patungong Makaban City. Mayroon din di umanong isang kuweba sa Inabanga na kung tawagin ay Kuweba ng Makaban, na matatagpuan sa lupaing pagmamayari ng isang Hilario Aparicio. Sinasabing ang taong ito ay nakatatanggap raw
ng ilang mga liham buhat sa Espanya, Bretanya at Amerika, na kung saan ang kanyang address ay Ciudad de Macaban, Provincia de Lonoy. Kapag nakatatanggap raw ang mga ito ng liham, ay ipinapatong nila ito sa ibabaw ng isang bato sa kuweba ng Macaban at ito raw ay misteryosong naglalaho. Sa kasalukuyan ay ipinagbabawal na ang pagbisita sa kuweba ng Macaban. Marahil ang mga ganitong kwento ng Invisible City of Macaban o ng Siyudad ng Biringan ay hindi kapanipaniwala para sa iba. O para sa iba, ang mga kwentong ito ay kwentong bayan lamang. Subalit iginagalang ng channel na ito ang mga kwentong kagaya nito. Mayroon ka bang nalalaman tungkol sa Invisible City of Macaban? Sana ay may bago kang natutunan sa video na ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.